But right now, we about to give to you Akata versus Luxuria. Yeah. I'm jealous. I'm jealous. I got that. Call it in the air. Heads or tails? Tails. Luxuria, who goes first? Luxuria won the coin toss. It's on Akata. Let's go. Putang ina mo, good morning, babaeng marumi, huwag kang feeling Donaline, mukha kang Bartolome! Ang lakas ng loob, mag-post ng nakabikini, eh yung katawan mo, pang kalabaw, yung mukha mo, pang paniki. Kung tingin mo, maganda ka. Kadiri! Bilang pinapakita sa madla na insecure ka sa iyong sarili. Yung ilong mong maga, sobrang sagwa sa pagkatao mo, Laks. Mali ang pagkagawa. Sapagkat ikay nagbinata, imbis magdalaga. Yung picture mong posing pusa, panakot sa daga. Kanyang body features. Gusto mo magkaroon ng self-esteem. Then para sa iyong future, tumigil ka sa kababatel at sumali ka ng wrestling. Ang magtagumpay sa ganung field, para sa iyo, it's easy. Lalo na't kahawig mo pa yung kwet ni Rikishi. Change career! Para yung buhay mo maging pasulong. Adjust your perception, my dear, nang di ka nagtitinda ng bagong. Yung negosyo mo ang alat. Yung mindset pang muchacha. IQ level na minana mula sa hangkan mong mulala. Na-disgrail ka, di ba? Kaso lang yung tatay mo wala na. Wala kayong pera, malamang yung nanay mo pahirapan ka sa pagtanda niya. Tipikal na takbo ng pamilyang Pilipinong bangag. Mga paghihirap ng magulang, pinapasa sa anak. Kundi na lang yung panahon, yung nanay mo bubuhayin na lang ng painkiller. Kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang, magulo-gulo ka na sa St. Peter. Yung nanay mo magkaka-cancer sa dede. Buhay nyo ay mapipeste. Buwang-buwang magpapadoktor at aasa na lang sa swerte. Hanggang yung nanay mo mabulok na lang sa kakapanood ng teleserye. That shit's real. Habang ikaw, alos masiraan na ng bayet sa kakaisip ng diskarte. Yung pabigat mong ina na pangarami pang arte. Araw-araw kong pinaglalaban ng pobre kamang may ihi tsaka tae. At pag di mo kiniis lahat ng ending sa'yo ng lipunan, masamang babae. Yung income mong kakarampot, mapupunta lang sa pambili niya ng gamot. Pag yung nanay mo sa ospital pa na isugod, tsak yung ipon niyo simot. Tay, paano na lang pag namatay? Ano na yung panggagastos? Malamang magbenta ka na ng atay para lang yung lamay mahiraos. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na mahirap maging Pilipino at bumalik ka sa pagiging primitibo. Yung bangkay ng ina mo, balutan mo ng kumot, sabay paanad mo sa ilog. Huwag mong piliting mabuhay sa syudad kung yung cost of living hindi mo maabot. Tigil-tigilan mo ang kapatagan, bakekang! Manatili ka sa bundok!
ng kape niya, nasa sobrang pangit mo, luxurya. Walang isang lalaking kaya kang mahalin. Aray! Habang buhay ka ng pangit! Kanina, kasama ko pa siya na sumamba. Di mo alam kung babatel o sasamba. Nag-change outfit pa tang inang porma yan. Para iglesyang kumakain ng dinuguan. Inisira pa pati yung pagpo-post ko ng bikini pics. Unless kumikita dun sa racket. So pok-pok na pala yung sumasali ng beauty pageant. Ayan, husga pa! Malamang di mag-react yung mga yan. Isang buong round mo, rebat ko pa lang! Tapos tinitira pa yung bagong ko. Sana mabalisawsaw ka. Porket nag-boom na yung business ko ng bagong, nakikisawsaw ka. Tapos sinasabi niya, yung tatay ko namatay. At least naranasan kong mahalin niya. Eh ikaw, buhay pa yung tatay mo, pero matagal ka ng batay sa kanya. Kamusta tournament? Lag-lag ka? Kaya nirequest mo tong promo? Nag-guest sa Break It Down ni Loni para yayain ako mag 10 hours sa Sogo. Nagmumog ka ba? Baka hindi umabot to ng 10 hours pag binugbog kita! Nicole! Nicole! Ikaw mo pa lang, mukhang di naguhukas ng tite! Kasi ganyan daw ako dun ng 5. Kasi ganun ko daw siya i-judge. Iyak pa, Nico! Sobrang affected sa judging, gumawa ng isang oras na reaction video. Alin yung laban mo ba kay Masta? Kaya pa nai-hate ka ba, men? Luni, pagtapos namin, ibe-breakdown ko din! Sa limang judges, isa lang nakuha mong boto doon, papi. Yung bumoto pa sa kanya, yung kapwa niya, bobong si Maki. Kailangan si Maki. Di ba hindi? Pareho kayong whack! Kinakabadrit mo yan? Huwag mo kasing ginitis yung pag-uong ko, yung chili garlic na lang. Dapat daw kasi yung libro niya, nilalako na manunulat. Kala mo nag-struggle, tang ina. Namumuna ng hassle, di naman naranasan yung naging hassle ng iba. Title, Pinons. Tungkol sa, nakakadilid daw maging Pinoy. Pero wala yan sa nationality. Galit sa toxic Filipino mindset, pero ginagawa mo crab mentality. Speaking of, kamusta pala yung World War? Yung binuo mo na liga, last upload 3 years ago. Tas yung views humihina. Kaya pala si Arik at flip-top na lang yung tinitira. Dati presidente ng Central Luzon na gustong maging anigma. Kaso palpak ka mag-manage. Kasi sara mo yung flip-top. Ano yan? Umalis daw siya dahil 5K lang yung TF. Sa'yo lang! Nasasabihin mo pinagkakaperaan lang yung sulugan? Hindi nga ako sumali ng season 2. Dahil 200K na hangarin ninyo, soul pa lang sa akin ni Luni para kalabanin ito! Ano pa bang dahilan para labanan ka? Para sa pera, malamang. Ako pagtapos nito, may isa buhay pa. Ikaw, tenga na naman! Wala akong wordplay ngayon, tangina mo, magwasakan tayo ng ego. Anong gagawin mo? Papersonalin mo ako? Para ma-hurt yung feelings ko? Eh, ginawa na yan nung isang Nico, pre! Gusto mo, bigyan pa kita ng info, eh! Sulat mo, ha? Nagiwala yung mama at papa ko. Natuto ako mamuhay mag-isa, no? Bata pa ako. Yung sa'yo, di rin naman buo. At mayroong pagkukulang. Pero okay lang naman daw kasi may sustento ng magulang. Binigay sa'yo lahat ng luho. At maghandang edukasyon. Middle class na pamilyang nagsasama para lang sa reputasyon. Oo, huminto ako ng college. Kasi mas pinili ko ang rap.
Masakit lang ang katotohanan kapag hindi mo matanggap! Yes! Pareho lang tayong nabuli. Yung iba nga, naaliw pa. Ang pinagkaiba lang natin, ikaw nabaliw ka! Matagal nang wasak yung buhay nang gusto mong wasakin ngayon, magbanggit ka na di pa nila alam tungkol sa akin. Palagay. Daddy issues yan, Inday. Kaya after neto, dumiretso ka sa simenteryo at kantutin mo yung kanyang bangkay. Ayaw mo yung one round lang. Burikat ka talagang gustong maging sikat for sure. Pwes humanda ang malapastangan ng sagad para sa hangad mong libreng exposure. Tingin mo talaga sa iyong sarili, kay Chicks? Pwes itong akata luxurious scandal! Abangan lang sa Pinay. Hindi na ako magpapasalaman! Ngayong gumana lang ang kalembang! Nakuhawa sa akin ko ng wagas tong chipis ni Bakikang! I won't say no for an I won't take no for an answer! Mangre-rape ako kahit pamakansel! Buhay mo mawawalan ng meaning even though you read a lot of Viktor Frankl. Bibigyan ka na lang tromang di mo magagawang mahandle. We just attach. Alam mo ng hassle sapagkat ako yung badang mo na angin. Maaranas ka ng iyot na hindi mo maiintindihan. After one night stand. Double hand feasting ka lang sa akin! Kapulit ka lang ng fancy! Pangatawanan mo yung landi ngayong katalik mo, Ted Bundy! Barbaric deploration para dito kay Miss Ugly! Daisy Destruction! Malapiter Iskali! Pek-pek mo! Papasakan ko ng dinamita para lamang putukan. Kapag hinangina ka na, kukuha ko ng upuan. Habang umiyak at nagmamakaawa, makita pagsasalsalan. Pag ako nilabasan, bigla kitang papangahan! Sa tuwing ako'y may sumpong, papasukan ko ng basag na bote ang maitim mong tumbong. Wala akong pakialam kahit kay tulpo ka magsumbong. Pag nag-iingalo ka na, kakantutin kita sa ilong. Karanasin mo 44 days of hell. Ito'y kamay ng yakuza. Kantot gulpe, abuti nito ni Luxuria hanggang siya'y maging Jung Kuvorota! Oo, paghihirap mo lang ang tanging aking iniirog.
kayang-kaya kitang kantutin nang walang nararamdamang libog. Tepotang laksorya. O aking sinta, iiwanan kitang butas na parang iyong bulsa. Saktong pag tinanggal ko iyong uri sa gitna, ang matitira na lang sa'yo luksa. Ganun kayo magsulat? Ganun kayo kasupot! Dahil sa inyo, literaturang Pinoy na natiling bubot! Mga rapper na feeling malalim, malamang si Rizal annoyed! Mga nagsatalsikang tamod ng uprising! Hashtag wordplay mongoloid! Kayong mga Pinoy hip-hop is me! Nakakabalas kayo sa surrounding! Tawag at fire in my belly! Mag-orgy tayo sa may round 3! Oh, ano, iiyak ka? Labas tayo? No, tara, ngayon nga! Let's go! Tara nga! Round trip. Game, ha? Oo, game yan. Tumaya na, po. Mag-rap ka. Mag-rap ka ngayon. Yeah. No, let's go, let's go. Mm. Sa'yo kayo na lang. Game. Romance! Sobrang ibog. Talaga akala mo aanuhin ka. Sana tinawag mo muna sa akin kung may plano din akong kantotin ka. As usual, pok-pok, malandi. Kala mo masakit yan? Yan ang madalas sinasabi ng lalaki, hindi man lang ako natikman. Tsaka kung makapagmaliit, mahirap daw ako. Gago ang puta. Gusto mo sampaling ka talalupa? Mayaman din ako, tangina, loogi lang. Game. Napanood ko yung laban yun ni Poison. Ako naman ay na-impress. Nakakatawang makitang nagtatalo yung dalawang depress. Tingin mo ba gaganay ang iyong pagsa-psychotherapy? Dito sa psychopath na may extreme lack of empathy? Meron daw siyang malaking bahay, diploma at pamilya na buo! So, ba't ka nadidepress? Wala kang inaalalang rent at tuition. Ang depression ay nag-e-exist sa mahihina mental condition. Kaya ka nalulungkot, kasi real talk, taka ka! Bongo! Nagpalugmok ka sa kalungkutan habang nilalabanan ko. Depression is not a joke! Ang problema, tinatawanan ko! Yan si Nico, feeling depressed na may good living. Alam mo lang paano mabuhay, pero di yung true meaning. Isa kang spoiled brat na sanay sa spoon feeding, kaya lumaking rich kid ka na may poor thinking. Pareho lang daw silang inabando na ng sarili nilang mga dada. Kaso ang pinagkaiba, yung nanay niya, edukada. Yan sabi niya kay Gregor, kung talagang edukada nanay mo, bakit kanya pinangalan ng Nicole? Kaya pala nung huling laban niya, na-ekis agad yan. Inamong makipagkiskisan ng etit si Rafian. Tas talaga, pare, lalaban ka sa akin? Tangina, mas bang babae pa pangalan mo sa akin? Sabi niya nung break it down. Kayang-kaya kong wasakin si Luxuria. Kasi nanay ko di ko masagot eh. Yan si Sataniko, kalaban ni Daddy Jesus! Sa battle, mukhang demonyo, pero may mommy issues! Putang ina yung galit ko sa nanay ko, pwede kong iba to sa'yo. Rumispeto ka! Ako ang mama mo! Gagi ka, mama! Makikipagtalo ka sa babae! Eh kami lagi ang tama! Yeah. So sa mami niya pala nang gagaling.
ang lahat ng kanyang rage. Sinaportahang makapagtapos pero di kasamang umakyat ng stage. Habang busy siya sa future, nagpapalago ng wealth at business, di niya namamalayang nagsasuffer kapala sa mental illness. Binabaliwala ko yung mag-open up kasi baka malate sa meetings. Kaya naging forgotten child ay ini-invalidate yung feelings. Kaya tuwing uuwi, magkukulong. Magdadramayan all alone. Aanin mo yung malaking bahay kung di mo matawag yun na home! Tapos aasarin mo si Poison kay Patricia? At independent ka ba pare? Eh pareho lang naman kayong naging dependent sa babae! Astang alpha male sa battle! Kala mo din ang angas noy! Strong independent woman versus palamunin na mamas boy! Pero napag-asawa niya? Si Mia. Isang nagalang-galang at kilalang pokpok sa gapo. Another typical housewife na walang skills at average din na Pinay. Ako may business at career. Siya stuck sa pagiging stay in at chimay. Yung misis mo panay hingi lang. Tas maya't maya nagsiselos din. Ako may sariling diskarte at mataas ang self-esteem. Ba't ko nga ba dinamay si Mia? Wala magtataka kayo. Pinakita ko lang yung mga katangian na wala sa asawa mo. Ito yung asawa niya, si Mia. Yeah! Ito ako. Kung ito siguro na pangasawa ko, nagpakamatay na ako. Labo ng itsura, oh. Parang yung nanay at tatay, nasanay na lang na magkalkal ng basura. Nagawa niya ang pagmumukha mo! Pero, ano ang pakilang sa'yo? Dito na ako. Oh, ba? Hindi lang kayo pasok. Ayan, round 3. Kamaya, nasa ayan, round 3 ko eh. Kaya na kayo mag-romance. Yeah, okay. Nung nagsisimula ako ng battle rap, I thought it was a stand-up comedy. Nagseryoso ako ng sagad. But you all just laugh at me. Then sa rock bottom, ako'y bumagsak. And I brought shame to my family. Ngayon nandito ako para ibalik sa inyo lahat! Cause misery loves company. Ako yung tito na naghahay ng droga sa murang edad. Sisirain ko mga buhay nyo habang inaanin kayo sa realidad. Pipigilan kayong mangarap sapagkat aking hangad. Ihatid kayo sa kalungkutan kung saan pagsisisihan nyo lahat. Papalaklain ko kayo ng LSD nang di nyo nalalaman sa kayo. Bigla ko kayong papangaralan. Tuturo ko sa inyo yung kunwaring daan palayo ng kahirapan. Brainwashing! Charles Manson yung galawan. Uutusan tong mga kabataang pumaslang ng mayayaman. Gulo? Sino ba yung mayayaman? Sino nga ba? Lami ba kundi sila? Enigma! Sinyo at Shernan! Mga 3GS! Nasa flip-top, pinagkakakitaan para yung mga tulad mong uprising makapag-tour naman. At anong iniiyak ni Sinyo? Wala akong pakialam sa'yo, lapdog ka lang ni Arik eh. Nung tayo kay Sinyo, yung most viewed. Baka most used. Sa kunwari na pagsulong. Hindi daw ako pinakain ng hip-hop. Hindi naman ako nagutom! Mga apektado sa epekto ng pagkabuwang. Palibasa, yung mga pinaghirapan nyo, pinagpahingahan ko lang. No pokpok. Pagkano kinikita mo sa 30 days, kakaisip ng mga wak mong bar?
Malamang! Yung perang yan, kaya mong kitain ng triple kung literal na nagpokpok ka sa bar. Pagmamalaki mo ba? Na ikaw na lang yung nag-iisang femsi na lumalaban sa number one na liga? Number one na liga? Eh, ba't nagpakain doon nung ahon, bumurahing corned beef na Argentina? Pulang sa nutrisyon! Tapos magtataka kayo, ba't yung mga lumalaban doon ang ihina? Blipta bang sumira sa buhay ko? Ba't ako magkakautang na loob kay Anigma? Bumalik ako. Sa pag-aakalang magiging okay pa ako. Kaso yung chinito mong amo, gago. Muli akong tinratong parang aso. After laban ko kay Serdeo, agad akong pinalayas ang galing. Para daw sa gulo makaiwas yung barracks dahil si Shernan parating. Pagkatapos akong pagkakitaan gamitin, pagmumukain pa niya akong bading. Yung bagay na yun, inintindi ko naman. Kaso nga lang, hindi lang yun aking daing. Sunod na labang ko, binigyan ako ng bugok na Master Pito. Ako na ngayong natalo, meron pa akong COVID pag uwi ko. Lahat ng tao sa bahay nagkanda gulo-gulo. Tapos maalala-alala ko pa sa utang ina mo, ikaw yung araw na yun, ubo ng ubo. After that shit, Hakata versus Poison 13. Controversial, 2 million views mga sir. Pero binayaran lang ako 10,000. Kundi pa naman pala talaga gago yan si Alaric Yuson. Ba't ba ako nag-change character kung itatrato lang din niya ako bilang Nico? Tingin niya sa akin, kulad niyo, mga tulongges na baguhan, utuin at gagatasan, yung TF unti-unting tatasan habang binibigyan ng sunod-sunod na laban. Isipin mo yung starting, 5K, para ang binayaran ng 167 pesos a day. Para lang sa kakarampot na battle rap fame, you all working hard beyond minimum wage. So fuck your passion and pride! Kayo mga utu-utong nagsusumikap. Palibasa, malaki na yung 10,000 para sa tulad yung mahirap. Pero, Pilipina ka nga pala. Kuha ko na yung point. Typical, putang Pinay na para sa konting ginhawa, handang magpa-exploit. Mananatili ka ng ganyan, kahit magsumikap ka pa ng todo. Hindi ka na matututo. Habang buhay ka ng bobo! Kala ko madudurugin mo ako. Ba't ka nagdadrama? Ayan ko, Akata! Pagtao si Tom, mahal pa rin kita. Intindihan ko siya, pero pinadami mo pa si Ipok. Hindi niya matanggap talaga. Kahit anong sabihin mo, laglag ka na tama. Kasi nasabi niya, kasalan din daw namin mga babae kung ba't kami nagagahasa. So paano pala yung mga madre at mga walang muwang na bata? Wala naman kasi yan sa kasuotan kung maluwag o body fit. Wala naman sanang mababastos kundi lang kayo ganyan mag-isip. Warm up. Let's go. Aras sa isa buhay. Taas ito magkakabas sa pangayon. Okay, counter na lang. Kung laban nyo yung Rafian, parang anak na pinapagalitan ng tatay ng galit. Sabay bumanat mo nang, alam mo yung masakit? Yung nanay mo, kabit! Ouch! Yung kasalan, pang grade 3. Di ko mag-get kung bakit. Alam mo kung bakit? Puwet mo may racket. Akantotin ko tatay mo, tas wala kang magagawa. Sa kama mismo ng nanay mo, habang
habang siya nagwawala. Paulit-ulit mong maaalala yung pag-iwan niya sa'yo pagtapos, bibigyan ko siya ng anak na papalakihin niya ng maayos. Yes. Diba ganyan ni Skino, ho? Gagawa ng issues na kala ng tangang fans niya ay bago. Kontrobersya para sa pera, lakas makagago. Nasesermonan mo lang yung kalaban? Parang nasa maling platform ka. Kailan pa yung pagbubunga nga? Naging art form na. Dating biktima ng bullying. Ngayon na mabubuli na. Para nga ba sa revenge? Tingin mo ba nakaka-open ka? Tawag dyan ay self-defense. Ako, kahit mabash, tuloy lang. Maski walang suporta ng fans. Ikaw, ginagawa mo, ginagawa sa'yo, yan ay trauma response. Pinupuna yung iba kahit sa'yo nandun. Sa same exact situation, hindi yan psychoanalysis, yan ay self-evaluation. Nico, alam mo, me proud. Imbis nagkukupal, kaya mong gawing bano ang isang buong lugar. Kaya dyan ka lang, ah. Dyan ka lang. Para hindi na mag-away-away pa. Pag lumipat to na Maynila, lahat damay-damay na. Hindi na yan mabupura sa kasaysayan hanggang sa magkaapo na to. Paulit-ulit mong maririnig na basta gapo! Bano! Bano! Ancorito, kalas tornilyo. Screw that! Ayaw mo ng Nico na bano? O gawin nating akataabno? Nag-evolve na ang tanga. Wala nang mukhang maiharap kaya nagtago sa likod na maskara. Matagal na ako na demonyo bago ka patubuan ng sungay. Yung ginagamit mo peking imahe, yan ang tunay kong kulay. Kasi iyak lang daw ako sa'yo. Ulol! Talaga sa gagong to, mapapaiyak mo lang ako pag sa harap ng kabaong mo! Uubusin ko lahat ng pagkain sa lamin mo. Dahil sa sobrang boring, yung pamilya mo nagluluksa, babatiin ko ng good morning! May kasalanan ka pa kay Shernan, kaya huwag kang papahuli sa daan. Hinama niya ng suntukan ng ahon sabay umuwi ng Bataan. Diba niling mong mamatay anak niya? Ganon ka rin katarantado. Well, sana yung anak mo si Ritmo mabuhay ng matagal. Pero maning at babaldado! Kamukha mo pa naman si Righteous One. Mukhang masama ito sa head. Diba tingin mo sa akin, pussy? Kaya naging below the belt. Kasi lahat ng ginagawa mo ay babalik lang sa'yo. Diba sabi niya sa comment, rip locks will you rip what you saw! Woo! Woo! Let's go!